Magandang hapon mga bata. Ako nga pala ulit ang inyong Kuya Waki. At ngayon ay Wednesday. Ano meron tuwing Wednesday ng hapon? Amen! Meron tayong OCBS or ating Online Children Bible Study. Okay, sa mga bagong kids dyan, welcome po sa aming program. And bago tayo magsimula, tayo muna ay umawit para sa Panginoon. Tawagin ko muna inyong mga song leaders. Mga song leaders, take it away. Okay, let's sing the song, Give Me Oil in My Lamp. Ready? Sing. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp. Give me burning, burning, burning. Give me burning to the break of day. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. One more time. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp. Give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of day. Sing a Santa, sing a Santa, sing a Santa to the King of Kings. Sing a Santa, sing a Santa, sing a Santa to the King of Kings. Okay, let's sing the song, I've Got Joy. I've got joy, ready? Sing. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy, destroy, destroy. Song leaders, okay kids, ganyan naman. Bago tayo mag-start, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Tungo ulo at ipikit ang inyong mga mata. Let's pray. Lord, dahil sa lahat, maraming salamat Lord sa araw na nabigyan niyo sa amin. Salamat din po Lord. Dahil, may bago po kami nasa na matututunan ngayon Lord. And sana po Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom Lord sa tuturo. And gabayin niyo po kami palagi Lord. And tutunin niyo po kami Lord. Kasalanan na nanagawa ko naman sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay kids, ngayon naman, dako naman tayo sa mga nag-send sa amin ng mga memory verse. Okay, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, panoorin natin to. Proverbs chapter 31 verse 9. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Proverbs chapter 31 verse 9. Proverbs chapter 31 verse 9.
Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Proverbs chapter 31 verse 9. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cost of the poor and needy. Proverbs 31 verse 9. Proverbs chapter 31 verse 9. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Proverbs chapter 31 verse 9. Proverbs chapter 31 verse 9. Open thy mouth, judge righteous, and plead the cause of the poor and needy. Proverbs chapter 31 verse 9. Proverbs chapter 31 verse 9. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of poor and needy. Amen! Thank you mga bata dahil lagi kayong nagpapatuloy na mag-send ng inyong mga memory verse. Very good! Very good kayo! Okay, ngayon naman, ihanda nyo na inyong notebook at pencil or ball pen. At tatako na tayo sa Q&A. Okay, ang magpapa-Q&A sa atin ngayong hapon ay walang iba kundi si Ate Sha. Ate Sha, take it away! It's time for our Bible Q&A. But before we start, here's our score update. Zab 6, Rayli 5, Shira 6, Arden 4, and Zoe 4. Question number 1. What is the title of our topic? What is the title of our topic? A. Fair in judging others. B. Fail in judging others. C. Fire in judging others. A. Fair in judging others. B. Fail in judging others. C. Fire in judging others. Question number 2. What is our main verse? What is our main verse? A. Proverbs 33 verse 9. B. Proverbs 31 verse 9. C. Psalms 31 verse 9. A. Proverbs 33 verse 9. B. Proverbs 31 verse 9. C. Psalms 31 verse 9. Question number 3. Complete the sentence. Let's bring blank word into the balance. Complete the sentence. Let's bring blank word into the balance. A. Gods. B. Peoples. C. Satans. A. Gods. B. Peoples. C. Satans. Question number 4. Who is the fairest judge? Who is the fairest judge? A. Supreme Court. B. Paul. C. God. A. Supreme Court. B. Paul. C. God. Question number 5. What does fair mean? What does fair mean? A. Just and impartial. B. Forgiving and merciful. C. Biased and one-sided. A. Just and impartial. B. Forgiving and merciful. C. Biased and one-sided. Question number 6. Because God is fair, He will blank those who suffer for His name's sake. Because God is fair, He will blank those who suffer for His name's sake. A. Punish. B. Reward. C. Ignore. A. Punish. B. Reward. C. Ignore. So that's it, kids. Don't forget to send your answers to Teacher Isa Margalio. See you until our next Q&A. Dan,
Thank you, Ate Sha, sa Q&A ngayong hapon. Okay, kids, ngayon naman, ihanda nyo ng inyong sarili dahil makikinig na tayo ng salita ng Panginoon. Okay, ang mag-preach sa atin ngayong hapon ay walang iba, kundi ang aming voting leader na si Sir Cedric. Sir Cedric, take it away. Good afternoon, kids. I am your preacher for today. Ako muli ang inyong cheerful kuya na si Kuya Cedric Satira na inyong makakasama sa oras na ito. Handa na ba kayong makinig? Handa na ba kayong mag-aral ng salita ng Diyos? Kung handa na, parinig ako ng isang malakas na Amen. Isa pa nga, malakas na Amen? Amen. Okay, let's proceed. Ang title ng ating pag-aaralan ngayong hapon ay The Just God, ang matuwid na Diyos. Alam niyo ba yon na matuwid yung Panginoon? Okay, kasi bakit The Just God yung pag-aaralan natin? Dito ay nakadikit pa rin sa ating tema ngayong araw or ngayong buwan. Ano ba ang theme natin for this month? It's all about fairness. Diba, pakagiging patas or pantay sa lahat ng mga bagay. Mababasa, okay, ang main text natin for today is magagaling sa Hebrews chapter 6 verse 10. Okay, Hebrews chapter 9 pala. Hebrews chapter 6 verse 9. Let's read it all together. But beloved, we are persuaded. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward his name in that ye have ministered to the saint and to and do minister. Sa Tagalog, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod, sa mga banal at hanggang ngayon ay nagsisipag lingkod kayo. Ibig sabihin, whatever things we do for the Lord, for the sake of His name, hindi niya ito nakakalimutan. Which is, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, lahat ng kabutihan, lahat ng magandang bagay na ginagawa natin ay, ito ay nakarecord sa Panginoon at nakikita niya. Although, alam naman natin na hindi lang yung mga magandang gawa natin yung nare-record ng Panginoon, bagkus pati yung mga kamalian natin ay nakikita at nalalaman ng Panginoon iyon. Between you and God, alam mo na alam ng Panginoon lahat ng ginagawa mo, kung maganda ba to o hindi. Sige, before tayo pumusid sa ating pag-aaralan, sa pag-aaral ngayong hapon, I would like to request everyone that we're going to pray. Na mag-pray muna tayo. Let's pray first. Tungwang ulo at ipikit ang ating mga mata. Mahal naming Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Maraming salamat po dahil kami ay muling magkakasama. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga maling nagawa. Dalangin po namin na kami yung pagtatnubayan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kalikuan. Kayo po ang magbigay ng talino sa inyong lingkod. Kayo po ang siya magbigay ng tamang salita na dapat kong sabihin sa mga batang ito in the way na kanilang mauunawaan. Dalangin ko po lahat ng bagay na makakahalilang sa amin ay masaway niyo at makapag-focus ang bawat isa. In just name pray. Amen. What is just? Bakit nga ba kinunik natin to sa fairness? Sabi dito yung just daw, based on or behaving according to what is morally right and fair. Kapag just ka daw, you always consider what is morally, kung ano din yung tama bilang isang tao, ano daw dapat gawin, yung right na gagawin, and fair, na dapat patas ka rin. That's why it's still related sa ating theme for this month. Diba, alam ko it's our second last lesson for this month dahil Wednesday na ngayon and then sa Saturday ay ayun na yung huling lesson na mapapakinggan natin mula or related sa ating theme na fairness. Sige, today we have 4 points. May 4 points tayo na pag-uusapan tungkol sa ating lesson or title na The Just God. Unang-una, why the Lord
is just. Bakit matuwid ba yung Panginoon? Unang-una, He will not forget all your good works. First point, He will not forget all your good works. Lahat ng kagandahang bagay na ginawa mo ay hindi nakakalimutan niya ng Panginoon. We read it from the Hebrews chapter 6 verse 10. Basahin nga, for God is not unrighteous to forget your work and labor. Diba? Hindi lang mag-end ang labor of love. Ibig sabihin, lahat daw ng ginawa ng kabutihan and also, naging bunga daw yun because sa pagmamahal natin sa ibang tao by loving other people, by loving one another. Diba? Lahat, kaya daw tayo nakagawa ng good work sa Panginoon or sa ibang tao because of the love na meron tayo sa kanila. Kasi, kung wala namang pagmamahal, kung wala kang pag-ibig sa isang tao, sa kapwa mo tao, sa mga taong nakapaligid sa'yo, gagawin mo ba sa'yo ng kabutihan? Siyempre, hindi. Di ba? Kabalik ka lang ng love, I hate. That's why, sabi ng Panginoon, wag ka daw, dahil siya ay matuwid, hindi niya makakalimutan yung mga maganda mong bagay. Kaya wag tayong papagod na gumawa ng kabutihan sa ating mga kapwa. What is those things? Ano ba yung mo? What are those things na mga bagay na alam natin tama? Diba pagtulong sa abot ng iyong mga kaya, diba? Pag-abot ng tulong, pumibigay ng pagkain sa mahirap, sa pulube, diba? Sa mga walang pera, walang kaya magtrabaho. Diba? I know na maraming bagay kayo na alam ko na ginagawa nyo bilang mga bata. Sana ipagpatuloy nyo yan na magpakita kayo ng good works or kagandahan ng mga bagay na kinikilos or good works na kung saan ay mapagpuri lalo yung pangalan ng Panginoon. Let's continue to love one another kasi hindi yan nakakalimutan ng Panginoon. Second point, continue to do good. With believers, 'di ba? Kailangan natin na gumawa ng mga bagay na maganda para sa ating mga kapwa mananampalataya, 'di ba? Sabi sa next line ng ating main text, dito ay basahin natin. Ito ay Hebrews 6:10 pa rin, which you have showed toward this name that you have ministered. Paglilingkod sa mga banal. Ibig sabihin, particularly, the Lord encouraged us na tulungan natin yung mga kapwa nating Kristiyano or believers. Who is the believers and non-believers? Sir said, Kuya Cedric. Yung mga believers ay yung mga taong naniwala at nanampalataya sa Panginoon at nagtiwala sa Panginoon bilang sarili nilang tagapagligtas. Ibig sabihin, itong mga taong to, yung mga believers tayo, or yung mga nanampalataya sa Panginoon, ay sila yung tinatawag na believers ng Panginoon. If you didn't have if you don't have a personal relationship with the Lord, it means you are not the believer of Christ, 'di ba? Pero encourage tayo ng Panginoon na hindi lang naman sa mababasa natin sa ibang text sa Bible na hindi lang dapat sa believer kundi sa ibang Kristiyano o sa ibang tao rin na nasa paligid natin, napakitaan natin sila ng mga magandang bagay. But specifically from this text, sinasabihan tayo na dapat daw ay patuloy tayong tumulong sa mga kapwa natin, believer, sa mga saint. Next, pangatlo, serve the Lord. Di ba? Hindi lang tayo ni-encourage na paglingkuran natin yung mga kapwa at mga patay at ibang tao, but bagkus, the main center is to serve the Lord, di ba? Alam naman natin na sa napakarami ng mensahe na at napakinggan, tinuturuan tayo, the Lord teaches us na, na paglingkuran siya. Kaya, di ba, ini-encourage namin kayo sa anong paraan ba natin mapaglilingkuran yung Panginoon? Through singing, kaya, diba, it's a privilege na kapag sinabihan ka namin or sinabihan ka ng mga teachers na uy, pwede ka ba mag-special number? Dapat sagot mo kagad, yes. Pag alam mong kumakanta ka naman at kumakanta ka nga ng ibang bagay, diba, ng mga hindi pang Christian song, dapat kumakanta ka mo specially ng mga Christian song, diba, like Jesus Loves Me, diba,
My God is big, di ba? Alam naman natin yan, di ba? Maraming na tayong kanta na nalaman na Kristiyano. That's why, kapag sinabihan ka na pwede kang mag-special number, yes, kagad yung sagot mo. Dahil to that, mapaglilingkuran mo yung Panginoon. Bukod sa pag-awit, ano pa ba, Kuya Cedric? Ito ay ang pag-attend sa ating church services, 'di ba? Kapag umaattend ka sa Sunday school, na paglilingkuran mo na rin 'yung Panginoon. Kapag pupunta ka sa church, masama ka sa parents mo, na paglilingkuran mo na rin 'yung Panginoon, kasi napapakita mo na pinapahalagahan mo 'yung worship time or araw ng pagsamba. And aside from that, syempre, itong OCBS, 'di ba? Itong Online Children's Bible Study natin, kapag nandito ka ngayong araw, it means na pinaglilingkuran mo 'yung Panginoon at mahal mo 'yung gawain ng Panginoon. Kaya dapat you need to be reminded, kailangan maging i-remind mo yung sarili mo na, or paalalahan mo yung sarili mo na tuwing Wednesday 4 PM may OCBS, dapat hiramin ko yung cellphone ni mami or mag-open ako ng computer kung mayroon akong computer. Diba? O, di kaya kung sa TV ka nanonood, kung may internet yung TV nyo, kung Android TV ka, manood ka sa TV nyo. Diba, dapat pag 4 PM nakatutok ka dito sa ating OCBS, and not only for every Wednesday but every Saturday. And then every Sunday naman yung worship time natin, diba, sa church. But right now, dahil napatigil ulit dahil sa tumataas na case ng COVID, sa para din sa pag-iingat ng bawat isa, para maingatan din namin kayo, hindi muna namin kayo muli pinapapunta. We will going to announce kung kailan kayo ulit pwedeng bumalik sa ating simbahan. For the meantime, sana maging faithful kayo sa pag-attend every Wednesday and Saturday dito sa ating OCBS. Next, unang-una, he will not forget our good works. Continue to do good with believers. Third, serve the Lord. And then, hindi pala doon nagtatapos yung sa pag-serve the Lord, diba, sa Panginoon natin. Kundi yung pagtugtog din ng instrument pala, it's a way na mapaglilingkuran din natin yung Panginoon, diba? Kapag marunong ka mag-gitara, marunong ka mag-violin, marunong ka mag-piano, you can use that gifts na mayroon ka na pagtugtog sa instrument, diba? Para mapaglilingkuran mo yung Panginoon. Kapag mayroon ka nyan, huwag kang mahiya na ibahagi at ipakita to sa ibang tao, lalo na sa kapwa mo mamprataya, at ipe-special number at ibahagi to sa mga kapwa mo bata at sa ating mga teachers ng OCBS or dun sa ating simbahan. Kaya kapag marunong ka, huwag kang mahiya na magpakita or mag-perform, magtumugtog para sa Panginoon at para sa kanyang gawain. Last, number 4. He will forgive and cleanse us. Diba? He will forgive and cleanse us. Dahil just nga yung Panginoon, alam natin na yung Panginoon, dahil daw just yung Panginoon, dahil siya'y matuwid, He will forgive and cleanse us. Mapapatawad niya tayo at lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan. Saan niya tayo lilinisin? Sa ating mga kasalanan. But let us open first our main text or our text for this fourth point na He will forgive and cleanse us sa 1 John 1:9. Sabi dito ay, if we confess our sins, diba, kung hihingi ng tawad o kung ipapahayag daw natin ating mga kasalanan, if we confess our sins, He is faithful and just. Siya ay tapat at banal, diba, matuwid, banal, siya na tayo papatawarin sa ating mga kasalanan. He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness, sa lahat daw ng mga kalikuan, diba, sa ating mga kasalanan. Aware ba kayo na nakakagawa kayo ng kasalanan? Aware ka ba na makasalanan ka rin bilang isang bata? Ha? Sana aware ka dyan. Sana nalaman mo na kahit bata ka pa, there are things na may nagagawa kang mali. Kasi hindi naman tayo pinanganak na righteous, di tayo pinanganak ng tamaruwid, di ba? Alam naman natin, namana natin to sa pinaka-ninuno natin or sa pinakaunang tao na nabuhay sa mundo na sa Adam and Eve. Dahil sa kanilang kasalanan na pagsuway sa Panginoon, ito ay napasa sa atin. Di ba? Sa pagkain nila ng pinagbabawal ng bunga, which is yung the fruit of the good and evil. Di ba? Dahil sa pagsuway nila yon, sila yung napalalis dun sa Garden of Eden, at through that, na
Basa yung kasalanan, nagkaroon tayo ng kasalanan, laging hindi tayo matawid, kaya kahit bata ka pa lang, may mali ka na or may kasalanan ka lang nagagawa. Sige, basahin natin Romans chapter 3 verse 10. Alam na ito ng iba. Asi 3:10, kaya niyang susulat, "There is none righteous, no, not one." Diba? Gaya ng suwat, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin pala, kung kiniklaim mo na matuwid ka, na wala kang kasalanan, nagkakamali ka. Kasi ikaw ay hindi matuwid. Ikaw ay nakagawa rin ng kamalian or ng kasalanan. Sabi sa verse 11, "There is none that understand that there is none that seeketh after God." Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Ibig sabihin, lahat daw tayo ay nag-i-aim na, na mabuhay sa sarili natin, na hindi natin kinukonsider yung Panginoon. Kung walang magtuturo sa'yo, kung walang magpapaliwanag sa'yo, hindi mo mauunawaan na may Panginoong Diyos na nandyan, may Panginoon na buhay na nakakita lahat ng bagay na ating ginagawa. 12, "They are gone all out of the way, they are together become a perfect people, there is none that doeth good, no, not one." Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang na wala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isan. Diba? Wala daw sa atin talagang gumagawa ng mabuti. Kung maliban na lang kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, or kung may nagsasabi sa iyo na mali ang ginagawa daw, or madalas, kadalasan, alam naman natin na may mga kasalanan tayong nagagawa. That's why, sabi nga ng Panginoon, He will forgive and cleanse us kapag tayo ay nagsisi or pinahiyag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Diba? Ano ba yung mga kasalanan na ginagawa natin? Baka di kayo aware. Yung pagsisinungaling by lying. Diba? Baka hindi nyo alam yung pagsisinungaling nyo, yung simple pagsisinungaling nyo. Diba? Pag may pagpapaalam kayo na, halimbawa, maglalaro ka sa kapitbahay. Sabi mo, maglalaro ka lang, uwi ka ng gantong oras, di ka naman uuwi ka agad ng bahay. Antagal mo magstay doon. And then, ano pa ba? Stealing, pagnanakaw, pagkukuha ng gamit na hindi sa'yo. Diba? Kung nagawa mo na yun, huwag mo nang ulitan dahil mali yun. Mali ang kumuha ng bagay na hindi sa'yo. Yun nga, paano nga daw tayo mapapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan? Kapag tayo ay nag-confess ng ating kasalanan at nagtiwala tayo o naninimpalataya tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, by confessing and believing on the name of the Lord Jesus Christ. Ang tanong ngayong hapon, mga bata, gusto mo bang maging mapatawad sa iyong mga kasalanan at malinis ka sa iyong mga kasalanan? Gusto mo rin bang maging just kagaya ng Panginoon? Diba? Dahil Panginoon ay matuwid, gusto niya bilang tayong mga tao ay maging matuwid sa kanyang harapan. That's why if you don't have relationship yet to the Lord, kung wala ka pang relasyon sa Panginoon at di mo pa siya natanggap sa buhay mo bilang sarili mong tagapagligtas, maybe this is the time na kailangan mo siyang tanggapin at seryosohin at kilalanin sa iyong buhay bilang sarili mong tagapagligtas. Sige, mga bata, ang tanong, handa ka na bang magsisi ng kasalanan mo at tanggapin yung Panginoon bilang sariling tagapagligtas? Not for the kids po, but sa mga guardians na nakatutok po sa atin ngayong hapon, sa mga magulang, di ba? Sa lolo or lola ka man na nakikinig ngayon, kung hindi mo po nakakilala o tinatanggap yung Panginoon sa iyong buhay, taas mo lang po yung kanang kamay mo, or kung di mo mong mataas yung kanang kamay mo ngayon, mga bata or mga parents, guardians, sabayan niyo po ang aking panalangin at i-guide ko po kayo. Let's pray. Mahal namin Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po dahil po naunawaan ko po na ako po ay makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga maling nagawa. Ngayong araw na ito, naniniwala po ako at nananampalataya sa iyo na sapat po ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na kung sino man po ay sumampalataya sa iyo ay mayroong buhay na walang hanggan.
Panginoon, tulungan niyo po ako na makilala ka po lalo sa aking buhay. Tulungan niyo po ako na maitama ang mga bagay na mali na aking ginagawa. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung totoo yung pagtanggap mo sa Panginoon ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, kung ikaw ay bata na sumabay sa aking panalangin, o ikaw ay matanda or guardians na tumabay sa panalangin natin ngayong hapon at kinilala yung Panginoon ng totoo sa kanyang buhay, sinasabi ko sa inyo na sabi sa Bible, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ibig sabihin, kung tumawag ka sa Panginoon ngayong hapon na ito at nagsisikal ng kasalanan mo, tiyak ikaw ay may buhay na walang hanggan. But uulitin ko sa inyo na hindi yung panalangin ang nagligtas sa inyo, kundi yung totoong pananampalataya at pagtitiwala nyo sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ating mga kasalanan. If you did that, kung ginawa mo yan, mga bata, sigurado sa heaven ka pupunta. Meron kang buhay na walang gan, kahit anong oras ka mang kunin, kahit mamaya, bukas, o hindi natin alam, kahit sa matagal na panahon ka pa kunin ng Panginoon o ilang taong ka pa mabuhay sa mundo, but ina-assure ka ng Panginoon na sa langit ka pupunta. Nawa, mga bata, ay meron kayong natutunan sa ating lesson ngayong hapon. Muli, balikan natin ang ating memory verse for this afternoon. Ito ay mula sa Hebrews chapter 6 verse 10. Sabayan niyo ako at i-memorize niyo to at isend niyo po ito sa aking messenger, sa mga hindi academy teacher, pero kung ayan. Sige, Hebrews chapter 6 verse 10, sabi dito, academy student pala, sa mga hindi academy, or academy student ka na gusto mo magpasa ngayong Wednesday, diretso mo na lang sa aking messenger. Sabi ito, Hebrews chapter 6 verse 10a, papaikliin ko lang, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Once again, Hebrews chapter 6 verse 10a, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Okay, Hebrews chapter 6 verse 10. Ayan, diyan nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong hapon. Nawa, kayo po ay merong natutunan. Hanggang sa muli, mga bata, see you all again and see you again soon. God bless you all, and babalik ko na ang ating ang mikropono sa ating guwapong presider this afternoon. Walang iba kundi si Kuya Waki. Thank you, kids. Ingat kayo palagi. Maraming salamat, Sir Cedric, sa lesson ngayong hapon. At sana, kids, marami kayong natutunan sa lesson natin ngayong hapon. Okay, kids, bago tayo mag closing, tayo muna ay umawit ulit para sa Panginoon. Tawagin ko ulit ang mga poging song leaders. Mga song leaders, take it away! Let's sing, I'm gonna sing. I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna sing, I'm gonna shout and praise the Lord. Thank you, mga song leaders, sa napakagandang awitan. Okay, kids, ngayon, bago tayo mag-closing prayer,
Babasahin ko muna sa inyo yung memory verse nyo for this day, for hapon. Ito ay makikita sa Hebrews chapter 6 verse 10. Okay, basahin ko ulit sa inyo and pagkatapos nun, sabihan nyo ko. Ha, kung kaya niya. Okay, Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Okay, kung kaya niyo ako sabayan, sabihan niyo ko. Ready? Begin. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Okay kids, i-memorize nyo yan at pag na-memorize nyo, i-video nyo at i-send nyo kay Sir Cedric. Okay kids, tayo muna ay mag-closing prayer and tungo ulo at ipikit ang inyong mga mata. Let's pray. Lord, dahil sa lahat, maraming salamat po Lord sa lesson na naibigay niyo sa amin Lord. At sana Lord, itong lesson na natutunan Lord ay maisabuhay namin Lord at magawa namin and ma-share pa namin Lord sa ibang mga kaibigan namin. At Lord, tulungan niyo kami Lord sa mga laging pa po namin Lord. Lagi niyo pang gabayan Lord sa buong mag-araw. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Okay kids, see you on the next OCPS. Hanggang sa muli, paalam!